Ops, taga lang guys. So, bago natin simulan yung video, syempre gusto ko mag-shoutout sa mga taong to. Shoutout kay Sir Israel Ogbak, Zeus Gonzalez from Cabuyo, Laguna. Shoutout sa'yo. Franz Kebri Malabanan, Banser Valle, Black Disaster Gaming from Cainta. Shoutout sa inyong lahat. And thank you sa pag-comment, thank you sa pag-support sa channel. And sana nag-enjoy kayo at may mga natututunan kayong bago. So, yun. Tuloy natin video guys. What's up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo sa panibagong video. Kasama natin si Papi, Papi Gabe. Hi guys! And guys, palagi yung nanonood vlog, no? Oo naman. Oh, so alam mo na mga tatanong natin, no? Medyo, oo. Oh. So, anyway guys, no, may nadukot na naman tayong panibagong ESI. Ayan. Pansin yung ESI. Nakilala ko si Papi sa car meet namin noong January 10. Nakita ko kasi may JT Racing sa likod. Eh, may mga tropa tayong taga JT Racing. So, medyo nagkakakilanlan kami, di ba? So, anyway guys, re-review natin yung kotse niya. So, kikwentuhan mo lang ako, di ba? Kwento mo lang ako, no? Turo mo sa akin. Bago lahat, Papi, ba may gusto kong mga batiin? Shoutout, ganun. Sino ba gusto kong batiin? Oo, meron. Marami, boss. Shop namin, Carbon Department. Carbon Department, guys. Moro na, syempre, carbon fiber ang aming inaano. And then may paint shop kami. And also sa friends ko sa ESI, mga tropang tilok, boss. Minsan, EB ulit tayo. Mga high school friends ko, sila Oliver, Kenneth, Carlo, Donovan. Lahat yan, mga sumusuporta sa akin yan, ng mga tropang tilok. And then kay boss, Papi, JTR, nag-build ng main ako. Okay, kay Master Kier, Aragon. Nagmunuha akong parts kay Kier, kay Master. And also sa family ko, sumusuporta sa akin. Thank you! Oh, anyway guys, so re-review natin yung kotse ni Papi kasi carbon-carbon, yun yung mapapansin nyo. Carbon hood, carbon, carbon. Oh, hindi lang halata guys, hindi lang halata. Carbon hood, carbon fender. Yung parang so far, yung trunk incoming. Oh, incoming guys. Ba't kinaka-carbon? Nakamakina ka ba? Promote na rin sa shop namin. And then, yun, para weight reduction, kahit pa paano, may unting kulit tayo. Oo, tama. Tsaka medyo maporma guys, maporma. So, simulan natin guys. Check natin ano meron sa kotse ni Papi. Shoutout sa lahat ng buddy, mga chiki na tawag akong Cody. Press ko na hoodie, dami bisyo kaya minsan ay moody. Dala ay Uzi, mga shorty binibigyan ko Fendi. Left face or money, kasi nga buji, kasi nga buji, kasi nga buji. Call me Curry, shorter ng tres pero di siya low-key. Kung ikay peke, I'll turn to snake, bitch I feel like Katie. Yo, di ay tulahi, kinataw. Pull up, boobs gang. Flex ng flex, pero dami mo utang. Feeling Wu-Tang, pa old school pero utak nila kuleng. Abi kong sweet o bright. Di ay tunakasyabura, di ay makabuhi o patay. Mga tabi na di kakalikay. Yogi di ay, di na kailangan ng guide. Recta source, curse, curve. Pull up sa ride, yeah, yeah. Yo, fashion boobs. Mabait kahit walang dalang cruise. Mga pag-cool, di tinitira ba't lagi sa boot. Bawat anggap pasok, party photo, bombers kasama sa shoot. Gawa na raw para Moses, galawan ay flawless. Low-key moves, wala kayong clue. Pera ang focus, I don't give a fuck what you do. Kung galing sa'yo, ayoko na shoot. Dito ako, kung saan ako sure. Full car model, anong tawag sa kotse natin? Ito, 1995 Honda Civic. Alam ko LX to, ESI body. So, nalaman ko lang yun dahil sa nag-build sa akin kay JTR na LX pala to na converted yata to EFI. LXI siya dati? De, LX lang. Alam ko LX. Ah, LX. LX. ESI body. So dati, hindi siya ESI legit. So parang carb types yata to dati na kinonvert sa EFI. Parang yun. Tapos ngayon naka-EFI na no. Oh, dati carb siya. Oo, alam ko LX carb na ata or meron yata nilabas. I'm not sure guys. I-educate niya na lang kami kung sakali. Ayun. Oh. Nakuha mo to EFI na carb pa rin. EFI na. Mas okay kumuha ng auto EFI na no kaysa mag-convert to carb. Yes, pop. So I convert from carb to ESI. Oo, mas okay na EFI na kunin mo. Kung sakali magpa-project car ka ng Honda. Mas kasi tsaka sakit pa sa ulo, hanap ka pa ng part. Actually, madali naman, Honda nandiyan lang sa tabi-tabi. Papi, nakikita ko dito, carbon hood. Ano ba meron diyan? Sa harapan, exterior tayo carbon hood, carbon fender, spoon chin, fiberglass lang. Ito bagong kuha ko. Clear corner lights, dati ano siya, amber. So sabi
Sabi, ha? Sa EG8, kailangan clear corner lights. Ayun, kaya nagpalit ako. And then, cheek light, flat. Hindi siya yung... May fat nito, alam ko eh. Yung cheek light. Sa iba, papi, umiilaw yan. Umiilaw yan, oo. Umiilaw yan? Ano yan? Akala ko parang reflector lang, hindi pala. At pag may turn signal hazard, umiilaw yan. Tsaka pag naka-park light, parang double contact na siya. Tapos yung... side mirror ko, spoon, inspired to, legit carbon to, gawa namin. Inspired lang na spoon, pero hindi siya legit na spoon. Inspired siya, alright? So, legit carbon yan. Yun, banner, syempre, para lang medyo pogi. Para saan ba yung banner na yun, papi? Kasi palagi ko nakikita yung motul na yun eh. Kasi to, para, syempre, clear tint tayo, para di daw fuckboy. So, para hindi nakakasilaw, guys. Di ba, syempre, nakakasilaw pag nag-drive ka, syempre, pag wala tayong banner, direct hit. So, kahit paano, may parang... sun visor ka na rin, hindi mo na kailangan ibaba. Ito okay. Na. Okay, yung pala purpose niya. Okay. Yung banner na yan. So yun, clear tint tayo na green shade. Green. Yan nga ng green shade. Kasi papi, napapansin ko dito parang iba kulay, no? Oo. Kasi dati guys, may shinoot ako si Papi Kyle. Pops, tropa mo rin yun, no? Oo, kagrupo. Si Pops Kyle. Yung kanya, brown glass eh. Ito, brown glass rin. Parang brown glass, no? Pero sa gilid lang. Gilid size, oo. Gilid ko, brown glass. Sa harap, hindi na. Sa harap, hindi. Clear tint, clear tint. Clear lang na. Pati likod ko, rear ko. So, yun. Yun lang naman. Basically, sa exterior ko, sa harap. Mags ko, grid 1 na T37 rota. Gulong ko, Achilles. 123S, 15s to. Parang ito papi talaga ginagamit, no? Either... Oh, ito alam ko madalas, oo. Oh, either spoon mugs na rota, terno ng 123 na Achilles. Yun talaga kadalasan, ito eh, no? Kasi pambansang rims talaga. Pambansang rims to, grid 1 na T3, o grid 2. Yan, basta rota, T37, pambansang rims. Kasi ito, side panel, or quarter panel ata, naka-ferry na to. Quarter panel yata tawag dito. Sa likod, papi, kasi may nakita ko dito medyo kanina. Hindi naman kasi kami sabay ni papi dumating dito. Nakita ko to, sabi ko, Pops, kita lang tayo dito. Ngayon, nung nag-pull up si papi, habang umaatras, medyo nakita ko yung pula eh. Pops, paki-explain ano meron dyan. Ito, ang tawag nila plate garnish, red plate garnish. So, EG8 inspired to, kaya bumili ako kasi yung may ginugold ko, EG8. So yun lang, tapos naka-muffler ako na Spood N1. And then naka-third brake light ako na EG8 inspired, Perio. So yun lang naman kung nasa... Oo nga, Paps, medyo kakaiba to ah. Oo. Nasilipin natin guys, oh. May nakalagay na Perio, no? Ayos yun ah. Nangyayon nakita yung papi. EG8 inspired to, na plate garnish. EG8? Kasi, yung usual kasi parang black lang. Actually, hindi pang sa bahay. Kung gusto nyo ng extra, meron ako, bilhin nyo na lang 1,000. ayun yung stock niya. Yung pintura, papi, makinis pa, no? Oo. At ganyan talaga pag gusto mong kulay. Sa ngayon, yes, oh, maganda. Pag sa malayo, mukha siyang black. Oo, pag gabi. Lalo pag gabi, yes, sir. Pag lumapit kayo, may kita mo, ito blue pala, maraming nagugoyo dito pag sa malayo, eh. At pala po, tsimo, paglapit, blue. Tsaka ano, papi, maganda yung contrast sa, guys, oh, sa carbon. Parang hindi, parang... Hindi parang normal car lang, guys, no? Pero yun pala, naka-carbon. Pops, nakita natin yung labas, oh, syempre, makinis kinis. Ba, pwede naman siya silo, paano ba meron dyan? Pwede. EG8 inspired or concept nakakuha ko. Shift knob ko spoon. And then yung steering wheel, alam ko spoon din yan. Medyo kakaiba tong natin, no? Medyo kakaiba tong headrest. Ano ba tawag dyan? Floating headrest, sir. Ang tawag dito. So EG8 inspired to. Ginugold ko nga EG8. So yun, nagsimula ako. Papi, ay parang may purpose ata to ah. Para pag umakbay, no? Saka sa katabi. Hindi naman, di ba? Pwede, o. Ayun, no? Akbay mo nga, papi. Ayun, puta. Pero hindi magagawa, manual, eh. Oh, manual. Hindi makakagalaw yung kabilang kamay. Okay, itong shift knob natin, papi, medyo maiksi, no? Short shift to. Shoutout Kikier. Siya nag-guide sa akin sa Honda nung nagsisimula ako. Yan, galing Kikier to. Automatic mga windows, power, no? Power windows lahat to, guys. Ayan. Or lahat yan gumagana working, naka-central lock, lahat gumagana. Anong year pala tong kotse mo, papi? 1995, new plate. Pag nakapasok sa ESI, ESI tawag dito, Pops, no? Oh, ESI actually. ESI. Para siyang FD na luma. Kasi yung dashboard niya,
Mahaba rin eh, no? Mm. Ayun, no, guys, pakita ko sa inyo. Ah. Buo pa yan. Ayun, no, parang may distance from ano eh, malayo. Siyempre kapag Toyota, medyo kakaiba yung design, no? Kasi meron dito parang ano eh, ano ba, aircon din ba yan? Air vent din to, oo. Meron din tong buga, may hangin din. Tapos ito, air Spencer, kailangan, mandatory sa Japan-Japan. Na concept. Cup holder, meron na to. Cup holders. Yeah, ayun, stock yan, papi. Alam ko, o binibili yan? Binibili to eh. Or merong variant din ng ESI siguro na may ganito na. Pero pagkuha ko, guys, may ganito na. Medyo kakaiba, no? Pati niya ulit, papi, paano buksan. Medyo mahirap na yata. Ayan! Ayan! Spoon-spoon. Itong ano natin, papi, steering wheel, ano meron dyan? Momo to. Pagkuha ko, ganito na eh. So sabi ng dating may-ari, digit daw ito, hindi ko mapinapalitan. Meron ding gauge na pang EG8 eh. So naghahanap din ako. Meron din sana makita. Kung kaya ng budget, why not? Oo. Sa likod, papi, ano meron? Stock pa rin. Di pala pa akong pang EG8 na ano, backrest tsaka upuan. Ang pinagkaiba nila ng EG8, may copy holders na. Yung copy holders? Cup holders pala. Ah, cup holders. Pina-article yata. Sorry. Cup holders yan. Tsaka, so pag binabahin, armrest lang? Armrest lang. Okay. Yung EG8, alam ko may cup holders na. Tapos yung sidings ko, stock pa rin. Stock na ano, papi, no? Stock alam sidings. Stock pa rin to, oo. Ang hinahanap mo, papi, EG8. Oo. So sa mga may mga EG8 concept dyan, guys, baka gusto nyo bentan si Papi April. I-guide nyo ako, i-guide nyo ako na bang sisimula pa. Kasi syempre, car community tayo, guys, no? Kailangan nagtutulungan, no? So ang EG8, Pops, iba yung pattern, no? Alam ko, oo. Itong front seat mo, EG8 to. EG8 na to, eh. Oo, EG8 na to, EG8 na to. Ah, to, front seat, oo, EG8 to. Eh, alam ko naman, most of the Honda boys na viewers natin, wala nang pakialam sa ano, no? Saan? Interior eh. Gusto nila makita yung nasa mga makina eh. O, pwede mo yung masili pa, basta ano ba meron dyan? Kasi, syempre eh, carbon, di ba? Pwede naman, kaso, madumi ah, guys ah. Legit na madumi. Tingnan natin ano ba meron pag ah. Kasi, Pops, pag naka-carbon, parang ano eh, intriguing eh, no? Tama ba? Silipin natin. Yeah, ayy, no more than Sammy Andy. No more copy every Nancy. Mimi, Yogi, Fancy. Wait, yeah, Mimi, Yogi, Yami, Fancy. No more than Sammy Andy. Pag-ibig lang ha. Uy, parang kakay, ang ganda ng ano ah, ang ganda sa camera pa, color blue. Blue, oh. Bakit iba yung blue na ito sa blue sa labas? Ito yata yung stock niya talagang na blue. Tas okay. Ito yung parang may dating may-ari. Pina-midnight, pina-navy blue, no? Parang midnight ganun, blue. Oo. Okay, Pop, simulan natin. Ano ba meron sa makina mo? So, makina ko D16 SOC. Siyempre, D-Delta 16. So, PO8 head. PO8 straight siya, basically. So, tinatawag yata nila ito Frankenstein na build. Kasi ang PO8 daw, partner dapat ng D15. I'm not quite sure, pero yun yung parang alam ko ah. Kaya tawag dito Frankenstein na build. Kasi D16 yung block ko. Normal na pag sa Honda, nakatubo na air intake. Nilagyan ko lang na heat insulate. Nakita ko lang sa ibang vlog. Na vlogger. Two rows. Radiator, pinilitan ko na from stock. So nakaskunk na ako. Reservoir coolant, pinilitan ko rin. Kaya kita medyo maputi-puti kahit pa paano, hindi madilaw-dilaw. Tapos, engine support, care of Master Care. Ayun no, silipin natin. Medyo kakaiba guys no. Passport, care. Tapos yan, yung mga konting details lang. Tawag nila dito, JDM password. Ito. Bakit? Pati silip? Ano yan? Tornilyo. Kompleto guys no. Ayun, pucha. Yung mga screw. Pati ito, ayan. Puta, ilan to papi? Dami, tatlong set yata no. Pinili ko. Ito, kompleto, Babs, ah. Oo, oh, yung mga kaya kong palitan, pinalitan ko, ayan. Kaartihan lang. So, itong head ni Papi, medyo kakaiba kasi zoom in natin, guys. Para mapansin nyo yung, parang ano, Babs, parang balat suha ang tawag nila, eh. Maganda nga to, sabi rin ng ibang tropang nakakita, kakaiba. Ganyan na pagkuha ko. Ito, legit to, na KNN. Binili ko lang. Kasi Pops, teka lang ha. Sorry Pops ha. Kasi pag KNN, Papi, iba yung pagkapula, no? Oo, ito kasi medyo madumi lang. Ano to, washable, kung tawagin. Meron tong equipment na pang KNN talaga, na panlinis. So ito, hindi ko pa medyo nalinisan. Legit yan. Tapos itong sa battery ko, quick release na. So, angat mo lang yan. Ito, parang release bike, Papi, no? Parang bike. So yun, parang easy na ano magtanggal, magkabit. So baba nyo lang para mag-engage ulit sa battery.
Ayun. Pops, tanong ko lang kasi gaano ba katipid pala sa gasolina yan? Tipid? Tipid ba? Parang hindi naman masyado. Siguro nag-range to ng 7 to 8 kilometers per liter. Pwede ano na. Yun? Traffic yun? Oo, halo. Kasama na. Aircon? Kasama na. Oo. Oh. Ah, pwede na. Pwede na. Pwede na yun, Pops. City driving. Pwede na. Hinahataw-hataw mo yun, Pops. May onting yes, kulit, kahit pa paano. Masarap din yung drive. Yun nga sabi nila, BTEC, Honda eh. Pops ba, pwede maramdaman yung ano, BTEC natin. Pwede ba makasakay dyan? Sige. Subukan natin, guys. Subukan natin. Okay, guys. So, sasakay tayo sa kotse ni Papi Abe. Subukan natin. Kasi ito, Papi. Ito pala, Pops, no? Ah. Ngayon lang ako sasakay sa Civic. Na hindi nakaskab. Oh, tama ba? Tama. Ayoko na maingay. Parang, oo nga. No? Ayun ako, hindi sa isang isa nakaskab. Hindi nakaskab. So, seatbelt tayo. Seatbelt tayo, guys. Seatbelt tayo. Adjust tayo ng mga madlang tipo. Pops, alam mo ba ilan horsepower nitong ocho mo? Ay, auto. Hindi ko pa napapadayo, no? Hindi ko pa napapadayo na to eh. Hindi pa rin, actually, marami pa rin susunod pang upgrades. Okay, tara bro. Tara, subukan natin. Effective pala, Papi, yung ano, no? Oo, oh, balagay. Ang tawag dito? Banner. Banner, silipin nyo, guys. Okay. Para pag may araw, hindi lang basta papogi yan, guys. May purpose pala, Pops. May purpose, no? Ang purpose, parang okay pala sumakay sa coaching na hindi nakaskab, no? Oo, medyo chill lang. Chill. Parang ano, guys, parang normal na coaching, Pops, no? Ano to, Papi, naka, ano? Coil over, hindi. Ah, coil sleeves tayo. Coil sleeves. Budget. Maganda naman yung lapag, eh, no? Oo nga, maganda naman yung lapag. May bigla ka ba? Sorry. 100 agad yun ah! Papi, teka, sara ko muna ito baka madurog audio natin eh. Papi, nagulat naman ako doon! Sakto lang. Sabi naman nun! Pucho! Haba-haba pa sana eh, na fourth gear sana natin. Bisi mo 100, no? Hindi ako nakatingin sa gate. Nakatingin ako sa kalsada. O, pag-ikot, pre, ha? Ako, gusto ko lang maaaro. Gusto ko lang ma-feel. Ilang RPM mo sinasagad? 7.5 pala. 7.5 RPM. 5.5 VTEC kicks in. Ah, okay. Papi, oh, ikaw muna cameraman. Ay, oo. Oh. Ayan, si Boss Rich. Subukan natin, guys. Ano, nakakaya ito. Okay ba yung adjustment? No, okay adjust lang, Bob. Sakto lang. Sige. Basta kung gusto mo ihataw 7.5, ha? Ito ba yun? Pwede ba isa pa? Pwede ba isa pa? Oo. Oh. Kaya naman tayong gas pa eh. Nag-iiba sa ano, Pops? Pucha. This is it! Mag-ahunda ka na. Nag-iiba perception ko sa ano, nag-aano siya sa ano, Pops? Nag-iiba yung hatak niya sa 5, no? Yung VTEC kicks in nga kung tawagin. Masaya yun. Roadworthy na siya, reliable na so far sa after ng mga pagdawain. Nakatingin ako sa ano eh, gauge eh. Sarap.
Ang vlog takeover ko na to, ha. Inabahan ako. Pops, patayin natin, ha. Oo, oh, sige. Oh, wala. Pwede na patayin to? Pwede naman. Ay, iba. Sige, may turbo timer. May turbo timer, no? Kasi sila. Ito naman, walang turbo. Pops, salamat ulit. Uy, thank you rin, oo. Sarap, Pops, puta. Iba yung hatak, no. Nakatulong siguro yung carbon. Weight reduction. Oo, Pops. Plug mo ulit. Oo, guys, ha. Carbon fiber. Kontakin ko lang ako. Pwede kayong mag-reach out kay Boss Rich Potato para makontak ako sa Facebook ko, Gabe Basilio. Facebook page, Carbon Department. Ay, labas ko. Kita naman, no? Oh, Carbon kita, Department. Kita. Yung plaka na to, carbon din to. Gusto mo makita? Ay, pucho. Seryoso? Carbon yan! Tingin. Ayun, no? Carbon yan. Legit yan. Hindi yan sticker. Carbon nga. Carbon yan. Hindi ko talaga nakatulong dahil sa carbon, eh. Oo. Piling ko rin. Weight reduction. Ito yung review, guys, no? Kasi hindi naman kayo nakasakay. Ako yung nakasakay, no? So ito masasabi ko, Pops, ang bilis niya mag 100. Salamat ulit, no, kasi pinadrive mo sa akin yung ES. Nabahan ako, guys. Ang huli ko kasi hindi drive, Papi, yung Evo. Ay, mas nakabahan ka doon. Eh, yung Evo kasi... turbo pa yun. Oh, hindi ko naman hinahataw-hataw kasi yun, kasi baka makaputok pa ako ng makina. Kinakabahan ako masyado. Pero ito, sabi mo, hatawin ko, eh. Hatawin, unli VTEC. Saka pumapasok yung VTEC, Papi, sa 5, no? 5.5 to make up. Oo, nag-iiba yung, guys, nag-iiba yung hairstyle mo pag sumakay ka. Nag-iiba yung hairstyle, you know? Kasi yung bintana, oh. Buti nakasombrero ako ngayon. Oo. Okay, Pops, salamat ulit sa pagpapahiram. Make sure nyo, guys, no, kasi feel ko talaga 100%. Nakatulo yung carbon. Ilan yung nakarbon yan? Tatlo? Fender. Tsaka, bigat pa naman na hood. Bigat hood. Tsaka mura lang isa inyo, Pops, no? Mura for sure. Lang. Budget mill, no? Mura lang, oo. PM lang, ha? Okay, Pops, salamat ulit. Uy, walang problema. Sayang. And kita-kita tayo sa mga susunod na video, guys, no? Alright. Peace out.